So ako po si Kuya John Rogerno from DOH Maninao Treatment and Rehabilitation Center. So sa araw na ito po ay magbibigay ako ng impormasyon at kaalaman tungkol sa addiction or drug addiction. Okay, so hihingin ko po sa inyo na makinig at maging attentive para may matutunan tayo about drug addiction. Okay, so yung discussion po ay nahati sa tatlong bahagi. Unang bahagi is magbibigay tayo ng kaunugan. Alamin muna natin kung ano ba yung drug addiction. Okay, sunod is, syempre, paano nangyayari yung drug addiction? Syempre, minsan yung iba sa atin magtatanong, paano nagkaroon ng sakit na addiction ng isang tao? Syempre, pangatlong bahagi is, ano yung mga epekto nito? So, pinaka-importante ito. Isa sa mga pinaka-importante na kailangan nating matutunan sa araw na ito. So, tanong! Sabi dyan, ano ang madalas na sinasabi ng mga tao tungkol sa addict? Okay. So, maaaring may naglalaro sa isip nyo, pero usually, pag ito, tinatanong kong question na ito sa mga kabataan o kahit sa mga kliyente namin, usually, yung sinasagot nila is, una, masamang tao daw. Okay? Minsan, yung iba, nakakatakot. Yung iba naman, baliw. So, isa sa goal din nitong discussion ko is baguhin natin yung perception natin about addiction. Okay? Kasi pag nalaman natin kung ano ba ang addiction, saka lang natin matutulungan din yung mga taong nalulong sa addiction. Okay? So, may papakita ko sa inyong short clip, video clip from YouTube na maaaring ibigay yung overview ng i-discuss ko sa araw na ito. So, okay, so...
dun sa video presentation na yon, kung titingnan nyo is, doon iikot yung discussion ko. Okay. So, at least meron na kayong idea. Okay. Kung baga yung color yellow na bilog na yon represents drugs. Okay. At yung ibon, hindi ko alam kung ibon yun, pero usually, it represents yung tao na nakatikim ng drugs. Okay. So, kaulugan. Punta tayo sa kaulugan. So, ano ba ang addiction? Ano nga ba ang addiction? Okay, marami yung tanong about addiction. Marami nagbibigay kaulugan about addiction. And minsan, is malik-malik na yung naibibigay na informasyon about addiction. So, importante malaman natin yung kaulugan ng addiction para magkaroon tayo ng idea kung paano tutulungan yung mga tao na lulong sa bisyo na drugs. Okay. So, normally, tayong mga tao is meron tayo talagang addiction. So, like example ako, ano ba yung addiction ko? Meron akong addiction sa chocolate, sabi natin ganun, chocolate, or kahit tayo mga Pilipino, di ba? Kanin, di ba? Example doon, kanin. So, pansinin niyo yung sarili niyo pag kayo hindi nakakakain ng kanin. Okay. So, example, kung hindi ka nakakain ng kanin sa pananghalian, ano yung usually nararamdaman mo? Okay. Madalas, nagiging irritable tayo, madaling magalit, di ba? Kahit niya sa eskwelahan, di ba? Sa school, pag wala pang snack, iba na yung nararamdaman mo. Okay, or Mobile Legends, di ba? Meron tayo ngayong laro, mga online games, Mobile Legends. Pansinin mo yung sarili mo, pag sa isang araw, hindi ka nakakapaglaro ng Mobile Legends. Ano yung nararamdaman mo? So basically, may pagkakahalin yung mekanismo ng, example, sa Mobile Legends, kung paano yung nakaka-apekto sa atin, halos parehas lang din yun sa drug addiction. Okay. Kaya lang sa drug addiction, mas malawak siya o mas malala. Mamaya explain ko sa inyo kung paano yun nangyari. Bakit ganun? Okay. So ang addiction, bigyan muna natin kaulugan. Sabi dyan, ang addiction is chronic relapsing, brain disease, characterized by compulsive drug seeking and use despite harmful consequences. Kung itatagalog natin, pag sinabing chronic, an example ng chronic. Example, hypertension, kung may si papa mo, si nanay mo, may sakit na hypertension. So, example yun ng chronic yun, kasi pagmatagalan. So, sa Tagalog, yung chronic is, yan, pagmatagalan. Pag sinabi naman na relapsing, kung sa, ano natin, sa lingwahe natin, is pabalik-balik. Okay. Pag sinabi na relapsing, pabalik-balik. So, sabi dyan, brain disease. So, ibig sabihin, sakit sa utak. So, kailangan natin maintindihan na yung addiction ay sakit sa utak. Sunod, compulsive drug seeking and use. So, sabi dyan, hindi mapigilan na paghahanap o paggamit. Okay. So, kaya mapapansin natin, kahit na masama na yung epekto sa kanila, patuloy na gumagamit yung isang tao na lulong sa bisyo. Yun nga, yung last. Masama, kahit na masama ang dulot nito. Okay. So, sabi dyan, chronic relapsing brain disease characterized by compulsive drug seeking and use despite harmful consequences. So, ibig sabihin, yun yung pagpapakaulugan sa addiction. So, kung sa Tagalog, kung pag-iisayin natin, ay kung tatagalogin natin yung kaulugan niya, is dyan. Sabi dyan, addiction ay isang pangmatagalan at pabalik-balik na sakit na nakaka-apekto sa utak ng isang tao kung saan hindi napipigilan ng isang tao paggamit ng droga kahit na masama ang epekto nito. Okay, so minsan nagtataka tayo kung bakit kahit na masama na yung epekto ng drug sa isang tao, bakit patuloy pa rin siyang gumagamit? Okay, kasi nga, yung addiction, ito mismo yung pagpapakaulugan niya. Okay, kung ano yung nakikita natin sa taong nalulong sa bisyo, example, drugs. Doon yun din yung pagpapakaulugan sa sakit na drug addiction. Okay. So, ibig sabihin, ituturing natin siyang sakit. Okay. Hindi natin siya ituturing na as masamang tao. Okay. Nagagawa niya yung mga bagay na masama dahil nga meron siya sakit na addiction. Sabi doon, patuloy na paggamit kahit na masama na ang epekto nito. Okay. So, kailangan niya ng tulong. Ay, so, naiintindihan nyo. So, I hope naiintindihan nyo. So, kung may katanungan kayo, so, please, dun sa mag-comment lang kayo. Okay, para mabigyan natin ang sagot.
Sunod, yan. Paano ito nangyari? So, kanina, sinasabi ko sa inyo, halos lahat tayo, meron tayong sakit na addiction. Hindi, not necessarily drugs, pero sa buhay natin, meron tayong kanya-kanyang addiction. Merong pwedeng addiction sa chocolate, diba? Or yung sinasabi ko sa kanin, mga Pilipino, sa pagkain ng kanin. Or pwedeng sa Mobile Legends, diba? Or pwede din yung pag-iinom, diba? May addiction din yung pag-iinom. Ang usual yung tawag namin dun is alcoholic. Okay. So, ito. Paano, isipin natin muna kung anong paborito yung pagkain. Kung mag-isip kayo, bigyan ko kayo ng at least, siguro 5 seconds. Mag-isip kayo ng anong paborito mong pagkain. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Alam ko madali lang naman isipin yung paborito yung pagkain. So, ako, siguro nilagay ko dyan hamburger. So, yung iba pwedeng adobo, yung iba pwedeng chocolate, yung iba, hindi ko alam, pwedeng ice cream. Okay, so yan yung paborito natin yung pagkain. Sige, sunod na tanong. Natanong mo ba sa sarili mo kung paano mo naging paborito yung naisip mong pagkain? Minsan ba sa buhay mo, natanong mo, bakit mo naging paborito yung pagkain na yun? Okay. Isipin nyo, kasi minsan, di ba, ginagawa natin yung mga bagay na to, pero hindi natin alam kung paano nangyari. So, importante yung malaman natin. Okay. Same with addiction. Okay. So, dyan, sa addiction kasi ganito, may tinatawag tayong reward system. Okay. Sa utak natin, meron tayong reward system na tinatawag. Okay. Pag tayo nakakakain ng mga masarap na pagkain, example, chocolate, or nakakapag kain tayo ng, for example, adobo. So usually, yung reaction ng utak natin is maglalabas siya ng tinatawag nating chemical sa utak na tinatawag is dopamine. Okay? Yung dopamine na yan, yan yung nagiging rason kung bakit tayo nakakaramdam ng pleasure. Or kung sa Tagalog, parang kasiyahan. Diba? Pansinin yung sarili nyo, pag kinain nyo yung paborito nyo yung pagkain, ano yung nararamdaman nyo pakiramdam? So usually, nasisiyahan ka dun sa inok mo. Okay. So, pero meron tayong tinatawag na normal reward pathway. So, normal yun. Kasi yung utak natin is may kakayahan na matandaan yung mga bagay na nakakabuti sa kanya. Okay. So, example, pag ikaw nakakaramdam ka ng kasiyahan, yung utak mo matatandaan yung bagay na ginawa mo na naging masaya ka. Okay. Example, kumain ka ng hamburger. Pagkain mo ng hamburger, natandaan yun ang utak ko. Okay? So, ibig sabihin, natandaan ang utak ko na pag kumain ako ng hamburger, makakaramdam ako ng kasiyahan. Okay? So, yun yung normal na ba na nangyayari sa utak natin. Pero, it doesn't last long. Kung after ilang minuto or example, siguro mga 10 minutes na after mong kumain ng hamburger, nawawala din naman yun na kasiyahan. Pero, natandaan ang utak natin. So, anong tendency pag natandaan na masarap yung isang bagay? So, anong tendency natin? Ang tendency ng isang tao, gagawin natin ulit yung bagay na yun kung saan tayo nakaramdam ng kasiyahan. Example, hamburger. Natandaan ang utak ko, masarap ng hamburger. So, sa sunod, after 2 days, 3 days, maring, hanapin ko ulit yung pakiramdam ng nakakakain ako ng hamburger. Okay. Pero, yun yung tinatawag natin normal reward pathway. Okay. So, dahil yun sa dopamine. Okay, tanda na yung salitang word na dopamine. Chemical yan sa utak kung saan siya yung nagiging rason para tayo makaramdam ng pleasure na tinatawag o kasiyahan. Okay. Ang problema, ito yung nagiging problema natin pag tayo nakatikim o gumamit ng drugs. Okay. Ito yung nangyayari sa utak natin pag gumagamit tayo ng drugs. Okay. Pansinin niyo yung dopamine dito. Okay. Yung color yellow, yan yung dopamine. Okay. So, tingnan natin dito muna sa una. Kung papansinin natin, sabi dyan, normal reward pathway. So, ibig sabihin, ito yung mga dopamine na color yellow, yan yung nai-release na utak natin na normal. Okay. Pero, sa drugs, ito yung nagiging problema. Okay. Ito yung problema natin sa drugs. Okay. Pansinin nyo. Sabi dyan, hijack reward pathway. So, ibig sabihin, na-hijack yung reward pathway natin. Pag tayo nakatikim ng
drugs. Example, sabi dyan, cocaine. Or usually sa Pilipinas, shabu. Or methamphetamine na pinatawag natin. So, ito yung rinirelease na dopamine level ng utak natin pag tayo gumagamit ng shabu or methamphetamine or marijuana or cocaine. So, ibig sabihin, pag yan yung rinirelease ng utak natin na level ng dopamine, ano yung mararamdaman mo? Okay. So, syempre, kung dun nga sa hamburger, nakaramdam ka ng kasiyahan, what more dito sa drugs na naglabas siya ng maraming dopamine? Hindi lang marami, madaming dopamine yung inalalabas pag tayo nakakagamit ng drugs. Okay. So, ang epekto nito sa inyo is makakaramdam ka ng sobrang kasiyahan. Okay. Sobrang kasiyahan na mas masaya pa doon sa pagkain mo na paborito mong pagkain. So, yan yung magkakaroon tayo dito ng problema. So, sabi ko nga, yung utak natin may kakayahan na matandaan yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Okay. So, dito, nangyari, dinaya niya yung utak mo. Okay. Okay. Sabi ko, sa drugs, dinadaya niya yung utak mo na i-perceive yung drugs as pangangailangan. Okay. I think, tinuturo sa inyo yung Maslow hierarchy of needs. Okay. Diba? Parang, sa survival natin, kailangan natin yung, usually, ang kailangan ng isang tao, diba, sa pang-araw-araw, pagkain, diba? Pagkain, tirahan, damit, diba? Tubig. Yun yung mga importanteng bagay na kailangan natin makuha sa pang-araw-araw. Pero sa drugs, ang nangyayari is napapalitan niya yung mga pangangailangan na yun. Bakit? Kasi nga, mas marami yung dopamine level na binibigay nung drugs kaysa pagkain. So, kung meron kayong kakilala nalulong sa bisyo, makikita yun, namamayat, di ba? Okay. Bakit? Kasi mas pinipilit nila yung pagkain, yung drugs over pagkain. Okay. So, ang isang drug dependent, pag yan binigyan mo ng pagkain o pinapili mo ng pagkain between pagkain and drugs, sa tingin nyo, anong yung pipiliin niya? Okay. So, balikan nyo yun. Ano yung mas madaming dopamine na binibigay? Okay. So, kung titingnan nyo, mas madaming binibigay na dopamine yung drugs. So, ang tendency, pipiliin mo yung drugs over pagkain. Pero habang tumatagal, yung reward system na to is nasisira na. Okay. So, dumadating yung punto na hindi ka na nasisiyan sa mga bagay-bagay na normal mo naman ang ginagawa dati. Example, yung pagkain o paglalaro ng, example, basketball, dati nasisiyan ka doon. Pero, dahil nakatikim ka ng drugs o gumagamit ka na ng drugs, ito na yung nagiging priority mo. Okay. Bakit? Kasi nadayat niya yung utak natin. Sabi dyan, ito, sabi dito, the brain remembers which are good or bad for our survival. So, binanggit ko na yung kanina, yung utak natin may kakayahan na maalala o matandaan yung mga bagay na which is good or bad sa kanya. However, sabi ko nga, substances trick it into believing that it is good by providing too much pleasure. Okay. So, dinadaya ng drugs yung utak natin para tingnan natin as drugs na maging priority natin over sa ibang bagay. So, basically, sa isang drug dependent o sa isang nalulung sa bisyong drugs, doon umiikot yung buhay niya. Okay. Kasi, nadaya niya na yung utak ng isang taong magda-drugs. Okay, so, I hope naiintindihan niyo yung explanation about doon. Okay. Okay, so, I think we can proceed. So, sa epekto, may mga nabanggit na din naman akong epekto kanina, pero, imagine pa natin. Okay. So, una, syempre, yun, pagbabago sa utak, diba sinabi ko kanina, yung normal reward pathway na bago na okay. Dahil sa drugs. Okay. Sunod, damdamin o emosyon. Nababago yung damdamin o emosyon, di ba? Sabi ko, nasisira yung reward pathway, nasisira din yung kakayahan natin makaramdam ng kasiyahan sa mga bagay-bagay na normal natin ginagawa. Usually, mga damdamin o emosyon,
ano bang kabaligtaran ng kasayahan? Diba sabi ko, pag tayo nakakagamit ng drugs, usually yung ibibigay na epekto nito sa'yo is sobrang kasayahan. So, anong kabaligtaran nun? Ayan, kabaligtaran nun, syempre, kalungkutan. And most drug dependents, nagkakaroon sila ng tinatawag natin depression, sakit na depression. Okay. Dahil din naman dito. Okay. Sunod, yan, memoria. Okay. Basically, yung memoria, pinapahinak din ng drugs yung memoria natin. Same with alak, same with mga alcoholic. Sunod, yan, pag-uunawa at pag-uugali. Okay. So, yung isang drug dependent, pag nalulong sa bisyo ng drugs, or ang drug dependent, pag nalulong sa bisyo talaga, is nasira din yung pag-unawa, pag-uugali niya. So, ano ba yung pag-uugali usually? So, dito, pagsisinungaling, diba? Nagkukupit, pag nanakaw, or diba? Bakit sila nagsisinungaling? Para madepensa nila yung paggamit nila ng drugs. Oh, okay, tandaan nyo. Nagsisinungaling yung isang drug dependent para sila makagamit. Bakit? Kasi nga, nadaya yung utak nila ng drugs. Okay. Sabi ko nga, napalitan yung priorities nila dahil yun sa paggamit nila ng drugs. Nabago yung utak, nabago yung takbo ng utak din. Okay, sunod, yan. Siyempre, pagpapasya o pagdidesisyon. Siyempre, sabi doon, di ba, compulsive. Ibig sabihin, may mga bagay tayo na pipilitin ang gawin ng isang drugs, drug dependent, kahit na masama na yung epekto. Okay, di ba, matatanong yung sarili nyo siguro, kahit na mas, alam naman natin lahat na yung drugs talaga is illegal. Okay. So, bakit patuloy natin ginagawa? Ito, sabi yan, pagpapasya o pagdidesisyon, gumagawa na ng mga masasamang bagay o masasamang desisyon sa buhay. Okay. Okay. Sunod, yan. So, usually, malaki din yung epekto nito sa personal na buhay ng isang drug dependent. Yan. So, usually, ito dapat yung sa pang-araw-araw natin, inisip natin yung magulang, yung anak, kaibigan, sarili natin, asawa, kapatid. So, sa drug, sabi ko nga, napapalitan yung priorities. So, itong mga bagay na to, pag tayo ay nalulong sa bisyo ng drugs o nalulong tayo sa paggamit ng mga illegal na pinagbabawal na gamot, nasisira yung relasyon natin sa mga taong ito. Usually, magulang, diba? Anak, kaibigan, yan. Especially sarili. Okay. Yan. So, kaya mapapansin din natin, usually, ito, share ko lang din naman sa inyo, mga drug dependents, usually, masira yung relasyon nila sa pamilya. Masira din yung relasyon nila sa kaibigan, or worse, wala nang sumusuporta sa kanila. Ito yung mga taong parang napagod na din yung mga taong gusto sila tulungan. Okay. Kaya kailangan natin maintindihan kung ano bang addiction para mas matulungan natin kung maayos yung mga taong ito. Okay. So ito yung dapat na nasa iniisip natin sa pang-araw-araw, di ba? Pagkain, yan, pamilya, kalusugan, kaibigan, trabaho, yan, pag-aaral. So especially sa mga estudyante, pag-aaral. Pero pag tayo, nalulong tayo sa sistema ng paggamit ng drugs, napapalitan yan. Pagkain, napapalitan ng drugs. Kaya minsan yung mga drug dependents, hindi na kumakain. Usually, 3 days, umiinom lang ng tubig, okay na sila. Sunod, yan, yung kalusugan. So, karamihan ng drug dependents, pag tinigil nila, minsan yung mga drug dependents, napapansin nila, nung tinigil nila, saka sila nagkasakit. Okay, bakit kaya? So, explain ko lang ng brief lang, konti lang. So, usually, yung drugs talaga, di ba, parang drugs, kung sa Tagalog, gamot. So, minsan, ito yung parang nagiging gamot nila para hindi sila makaramdam ng sakit. Pero, nung tinigil nila, doon nagsilabasan yung sakit nila. Bakit? Kasi, yung drugs, hindi niya paparealize sa inyo na kayo may sakit. Kasi nga, nakakaramdam ka ng kasaya. Nakala mo, maganda yung pakiramdam mo. Usually, yung drugs din, nagiging hyper din yung ano, yung mga senses nila. Naging hyper yung akala nila, malakas sila magtrabaho. Pero sabi ko nga, yung drugs, dinadaya lang yung utak natin.
Okay, para maniwala tayo na okay yung drug sa buhay, pero in fact, sinisira na talaga yung katawan natin. Sunod, yan, pamilya, napapalitan. Sunod, kaibigan, drugs na lang. Yan, trabaho, nawalan na din ng trabaho. Sunod, pag-aaral, kahit pag-aaral, nawalan na din sa kaisipan. Okay, so, kung titingnan mo, napalitan na lahat ng dapat natin ginagawa sa pang-araw-araw ng drugs. Okay? So, hanggang sa dumating yung punto, pwede, yan, narating tayo, humantong tayo din sa pagkakakulong. Okay. So, I think, dyan nagtatapos yung lecture ko, short lecture, about drug addiction. So, actually, yung drug addiction is malawak talaga. So, binigyan ko lang kayo ng overview about drug addiction at konting kaalaman na simple para mas madali natin maintindihan kung ano ba yung talaga yung addiction. So, may quote ako dyan, sabi dyan, drugs take you to hell, disguise as heaven. Okay. So, again, thank you sa inyo. So, I hope maging okay yung nakatulong ako sa inyo at nabigyan ko kayo ng kahit konting alaman at information about drug addiction. So, important dito para hindi na tayo mag-isip na gumamit pa or try natin na pumasok dun sa klase ng bisyo. Okay. So, once again, ako po si Kuya John Rogelio. So, kung may katanungan po, comment lang at or mag-send ng message sa amin para mas matulungan namin kayo. And thank you very much and I hope maging parte namin kayong mga estudyante sa advocacy namin para baguhin natin yung perception natin o yung stigma pag sinabing drug dependent. So, tulungan natin yung mga taong to. Yung isa sa purpose natin as human being is to help. So, dapat hindi natin sila i-treat as masama kasi pinaliwanag ko naman sa inyo kung bakit sila nagkaganon. So again, thank you very much and have a good day. Salamat po.